Uy, nabalitaan mo ba ito? Namimigay daw ng 5,500 pesos kada Facebook user ang DSWD. Ito pa, ang sabi nila, namimigay din daw ng libreng shopping coupons ang grocery chain na Pure Gold. Weh, yung totoo, i-fact check natin yan. Mula nang magpatupad ng lockdown ang gobyerno dahil sa pandemya ng COVID-19, dumami rin ang mga panlulokong lumaganap sa social media. Layunin ng mga ganitong gimmick na mabiktima ang mga kababayan nating umaasa sa ayuda mula sa pamahalaan at sa pribadong sektor. Suriin at i-fact check natin ang 5 sa mga pekeng promo at pakulo na kumalat sa social media. Una, lumabas ang mga sabi-sabing namimigay daw ang Social Security System o SSS ng 20,000 pesos kada miyembro bilang ayuda sa gitna ng pandemya. Ang kailangan lang daw gawin ng mga miyembro ay panoorin ang video na ito at i-share sa kanilang sariling Facebook account. Nako, huwag kayong maniwala rito. Walang ganitong programa ang SSS. Pinabulaanan ito ng ahensya at sinabing panloloko lang ito. Sa halip, ang inihahandog ng SSS ay unemployment benefit para sa mga natanggal sa trabaho dahil sa pandemya. Hindi rin konektado sa SSS ang website na dohnotice.ml na pinanggalingan ng pekeng istoryang ito. Pangalawa, namimigay daw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 5,500 pesos kada Facebook user bilang tulong sa gitna ng pandemya. Pero, teka, bakit kapag pinindot mo ang link na ito, hinihingi ng website ang email address at Facebook password mo? Dahil hindi ito totoo. Hindi opisyal na website ng DSWD ang nagpakalat ng link na ito. May blue check mark ang opisyal na page ng DSWD. Malalaman mong opisyal ang social media account ng isang kumpanya o personalidad kung mayroon itong blue check mark. Isang indikasyon na beribekado ito ng Facebook. Mariing itinanggi ng ahensya na hinihingi nila ang pangalan, lokasyon, o anumang personal na detalye ng sinuman para mabigyan sila ng ayuda. Hinikayat ng ahensya ang publiko na sa pangunahing website at social media account lang ng DSWD bumisita para sa mga opisyal na pahayag at balita. Pangatlo, kumalat ang chismis na may inendoso raw na Bitcoin trading program si Finance Secretary Carlos Dominguez III. Kaya raw ng produktong ito na gawing milyonaryo kahit sino sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Kamangha-mangha naman. Pero totoo ba ito? Hindi. Ayon sa website na nagpakalat ng panlulokong ito, naging panauhin daw si Dominguez sa palabas na Itbulaga. Dito raw ipinahayag ni Dominguez ang kanyang magandang karanasan sa Bitcoin trading program na ito. Pero ang totoo, wala namang nangyaring ganito. Nagbabala ang Department of Finance laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Dominguez at sa ahensya. Hindi lang programa ng gobyerno ang ginagamit sa panloloko. Ginagamit din ang pangalan ng mga sikat na negosyo. Tulad nitong promo raw sa Facebook na nagsasabing namimigay ng premyo ang Palawan Pawnshop Chain. Kailangan lang daw i-share ang post at mag-comment ng mga nais lumahok. Hindi rin ito totoo. Nagpapanggap lang ang Facebook page na ito. Naglabas ng paalala ang Palawan Pawnshop na huwag basta-bastang maniniwala ang mga customer sa mga ganitong gimmick na gumagamit ng pangalan at mensahe na kahawig ng kanilang negosyo. At panlima, kumalat na namimigay daw ang grocery chain na Pure Gold ng mga kupon para sa isang oras ng libreng pamimili. Kailangan lang daw i-share ang link na ito sa Facebook at ibigay ang pangalan, email address, at contact number sa website na ito. Teka, hindi rin yan totoo. Peke ang website na ito. Ginagaya lang nito ang totoong website ng Pure Gold para makapanloko. Naglabas ng pahayag ang kumpanya sa opisyal na Facebook page nito at sinabing isa itong uri ng phishing activity o panloloko na naglalayong kunin ang personal na detalye ng isang tao online gaya ng password o credit card number para gamitin sa makasariling interes.
5 lamang yan sa mga scam na kumalat sa social media. Bago mo pindutin ang link na naglalaman ng mga kaduda-dudang promo at pakulo, suriin muna ang pinagmulan nito. May nakita ka bang kaduda-dudang post o mga online scam? Magpadala ng link at screenshot nito sa factcheck@rappler.com.